Kaya ng aking sinabi, huwag nating pakamaliin o maliitin yung ating pag-aaral sa church history. Napakalaking tulong sa atin yan para hindi tayo manatiling mangmang. Pero hindi po yan ang doktrina ng kaligtasan na dapat nating matanggap personal sa buhay natin. Yan ay tulong sa atin para tignan natin ang ating buhay. In line ba tayo sa kasaysayan? Tayo ba'y nasa tamang landas? Baka tayo ay nandun na kay sa Iglesia ni Cristo o Jehovah's Witnesses o sa Mormons. Napakahalaga po niyan. At dito nakita nyo naman, wala ako gaano sa pag-aaral, yung mga kamalian before na sana huwag nang mangyari ang kamalian ngayon. Napakaliwanag po ang revelation, progressively tayo po ay natututo na. So nakita natin kanina kung paano pinipresenta ni John Calvin ang kaligtasan, Tulip. Actually, hindi mula kay Calvin yan, kundi sa mga kaaway. No, sila ay nagbigay ng paratang sa aral ni Calvin, kaya naman sinagot sila ayon sa kanilang kahangalan, no, sinagot sila at nabuo nga itong 5 points of Calvinism. Sa present time, marami nang nagre-reklamo dyan, na sinasabi lang di raugma, pero yung pa rin ang ating gamitin. Dahil yun ang ating kinagisnan. Paliwanag lang natin kung bakit. Ano? Tulad ng perseverance of the saints, hindi pwedeng magkaiba yung preservation of God. Hindi tayo pwedeng magkaka-persevere kung wala ang preservation. So dapat pagsamahin natin yan. Preservation of God at same time perseverance of the saints. Confluence po yan eh. Magkaisa yan eh. Philippians chapter 2 verse 13 kung di magkamali. So ngayong umaga, nais kong ituro sa atin sa isang simpleng paraan na makikita natin mismo sa Biblia kung paano po nagliligtas ang Diyos at kung paano po tayo maligtas. For the sake of mga kapatid natin na magpapamyembro, nais ko maging maliwanag ito sa kanila sapagkat ang kaligtasan po hindi yan sikreto eh. Gaya ng ibang ginagawa ng ibang church na pagka gusto na magpa-member ng tao, eh saka ngayon tatanungin ng mga tanong na hindi naunawaan ng mga ano, kaya minsan nag-fail. Salvation ay kailangang ituro para pagdating sa interview, alam nila kung ano yung sasagot. Kasi kung sarado talagang isip ng tao, hindi pa talaga siya binuksan by the grace of God, kahit ano pang subo na kutsarita ng aral, hindi niya maintindihan. Kaya ang salvation po, ang doctrine of salvation, ay dapat nating malaman ito. Ito po kung tawagin ay ang biyayang kaligtasan. Pag sinabi pong biyayang kaligtasan, wala po rito ang pagsisikap ng tao, wala po rito ang doktrina ng iba't ibang iglesia, kundi biyaya lamang. Now, gusto kong magbigay ng isang illustration para po sa ating panimula. May isang taong nahulog sa San Juanico Bridge. At ang pagkahulog na yon ay talagang malalim yung dagat. At ang nahulog na tao ay hindi marunong lumangoy. Kaya yung mga taong nakakita, nagsigawan, tulungan ninyo, sagipin ninyo ang taong ito. Mamaya-maya may lumundag. At pagkalundag noong gustong tumulong, pero distansya, malayo ang distansya. Kaya sabi ng mga tao, bakit napakalayo mo, sagipin mo na. Pero hindi sinagip nitong taong nais tumulong. Hanggang sa yung tao sa kanyang pagsisikap, sa kanyang buong lakas na iligtas sa kanyang sarili, eh talagang nalunod at tumihaya, naling wala ng lakas. Saka ngayon lumapit yung tao at hinawakan sa baba at dinala sa isang tabi. Kaya ang sabi ng mga tao, bakit ngayon mong paniligtas, wala nang malay? Ang sabi niya, kung ililigtas ko siya na mayroon pa siyang natitirang lakas, baka ako una niyang ilubog. Ngayon, dahil wala na siyang lakas, wala na siyang magagawa, ang kailangan niya lamang ay tulong para maligtas siya. Anong aral? Ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng pagsisikap. Hindi sa pamamagitan ng pagsisikap ng relihiyon, pagsisikap ng tao, mabubuting gawa, kundi ang kaligtasan ay kaloob lamang ng Diyos sa mga taong patay sa kasalanan. Kaya ang dakilang hangarin talaga ng tao dapat ay ang kaligtasan.
Kung ikaw wala kang hangaring maligtas, ikaw nang pinakakawawang tao sa mundong ito sapagkat inaantay mo na lamang na ikaw ay mapunta sa impyerno. Kaya marami po ang nagtuturo ng kaligtasan sa iba't ibang paraan, iba't ibang reliyon, magkaiba't ibang paniniwala. At ito ang gusto kong ituro sa atin, simple lang na pagtuturo upang ating lubos na maunawaan, tanging Biblia lamang ang makapagtuturo sa atin ng kaligtasan. Kaya samahan niyo kung buksan natin ang ating Biblia sa Efeso. Dalawa pong bahagi ng banal na kasulatan ang ating titignan. Efeso chapter 2 and Romans chapter 8. Now, una muna buksan natin Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Ganito po ang pagkakasabi at pagkatapos mamaya sa Romans 8:29. Ganito po ang pagkakasabi sa Ephesians 2:8-10. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Verse 10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Romans chapter 8 verse 29 to 30, ganito ang pagkakasabi. Sapagkat ang mga nakilala na niya, ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Sa dalawang ito, napakalinaw po ang kaligtasan. Pero tandaan natin, gaya ng ating pag-aaral kanina, ang larawan ng Diyos o imahe ng Diyos na nasa atin, ano nga ba yung image of God sa atin? Ano yung imahe o larawan ng Diyos na sa atin? Ang kanyang kabanalan, katwiran, at karunungan. Nasira lahat yon. Naging total depraved tayo. Bawat bahagi nun, namantsahan ng kasalanan. Kaya nagiging self-righteous, nagiging mapagkunwari na banal, marunong pero ang karunungan niya ay walang kwenta sa Diyos. At anong larawan ng Diyos sa atin? Yung kanyang buhay na inihinga sa atin. Yung buhay na wala pong kamatayan, nasa atin yun. Kaya nga, mayroon tayong likas na pagkakilala sa Diyos, bagamat tayo po ay nagkasala. Dahil noong magkasala ang tao, yung lahat ng imahen, yung image of God and the larawan ng Diyos ay nasira sa atin pero hindi nawala. Nananatili yun. Kaso lang basag, tulad ng salamin. Pagka tinignan mo yung sarili mo sa salamin, buo. Pero pag nabasag yan, hindi mo na maintindihan. So nag-iba-iba ang mga tao ng kanyang paniniwala, yung nagsumasamban iba't ibang Diyos, pero naroon yung kanilang kaalaman tungkol sa Diyos sapagkat nananatili pa rin ang larawan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, kung atin itong panghawakan ngayon, kung atin itong paniniwalaan, kung paano natin itong hawakan na ito ang kaligtasan, mga kapatid, mauuwi tayo sa tanging pagkakaisa ng lahat ng Kristiyano sa buong daigdig, the Universal Church. Sapagkat sa Universal Church, sa pangkalahatang pananampalataya sa buong daigdig, mayroon lamang isang Diyos, mayroon lamang isang Panginoon, mayroon lamang isang pag-ibig, mayroon lamang isang bautismo, mayroon lamang isang pananampalataya at yon ay nagkakaisa. Bagamat iba't ibang pangalan ng ating grupo. Kaya tingnan niyo ang sabi Ephesians chapter 4 verse
4 to 7, ganito ang sabi, may isang katawan at isang espiritu. Kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa, there's only one hope, ng pagkakatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat, at sumasa lahat at sinasa lahat, subalit sa bawat isa sa atin ay binigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Kaya lahat po ng Kristiyano, nagkakaisa tayo dito sa lahat ng ito. Hindi natin pwedeng sabihin na tanging Molino Grace lang. Hindi. May iba't ibang grupo, iba't ibang lugar, iba't ibang pangalan, pero nagkakaisa sa isang doktrina ng kaligtasan. Ngayon, dito pong Ephesians 2:8, tanungin natin ito sa tatlong katanungan upang masagot natin kung ano po ang biyayang kaligtasan. Now, tignan po ninyo ang inyo pong Bible. Tignan natin Ephesians chapter 2 verse 8, magtatanong ako at kayong sasagot. Hindi sa inyong isipan, hindi yung preconceived idea ninyo, kundi ano yung nakikita sa Bible. Ang unang tanong, mga kapatid, saan daw tayo naligtas? Pakisagot. Sa biyaya. Hindi sa trabaho. Hindi sa relihiyon. Hindi kay Calvin. Hindi kay Pastor Boy. Right? Ang sabi ng Biblia, naligtas daw tayo saan? Sa biyaya. Biyaya lang. Wala pong dagdag. Pero ang tanong natin, ano yung biyaya? Hayaan natin, ang Biblia ang magtuturo sa atin kung ano yung biyaya. Ano ibig sabihin ng biyaya? Yung salitang biyaya. Gift. Unmerited favor. Ibig sabihin, biyaya para sa isang taong hindi karapat-dapat. Tayo hindi karapat-dapat biyaan dahil tayo makasalanan. Pero, dito po sa Biblia, ano yung biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos? John 3:16. Ano yung sabi doon? Sapagkat, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yung sanlibutan na yun, sinagot ni Daniel kanina yon, the world of elect, pero paliwanag natin maigi. Sino ang binigay? Sino ang ibiniyaya? Si Kristo. So therefore, si Kristo ang biyaya ng Diyos sa atin. Saan daw tayo naligtas? Sa biyaya. Sino ang biyaya? Si Kristo. Maliwanag po yan. Okay? Napakaliwanag po yan. Now, dito sa John 3:16, focus muna tayo ron, mayroong umibig dyan. Sino raw ang umibig? Anong sabi ron? Gayon na lamang ang pag-ibig ng? Hindi ni Santo Papa. Okay? May umibig dyan. Sino? Ang Diyos. May nagkaloob dyan. Sino ang nagkaloob? May ipinagkaloob dyan. Sino ang ipinagkaloob? Dapat maging maliwanag tayo dyan. Now, ang tanong, bakit biyaya ang kaligtasan? Bakit kaloob ang kaligtasan? Ayon sa ating doktrina na napag-aaralan sa church history. Dahil ang tao ay ganap na makasalanan. Total depraved, not necessarily sa action, no? Hindi sa ating mga gawa, sapagkat hindi lahat ng tao nananaksak, hindi lahat ng tao rapist, no? Pero batay sa kanyang panloob na kalagayan, tainted by sin. Kaya walang malinis sa atin, ganap tayong marumi sa ating emotion, sa ating puso, sa ating will, lahat tayo ay makasalanan. So ganap na makasalanan ang tao sa pagdating sa loob. Kaya wala pong moral na kakayanan. Ang tawag dyan is moral inability. Hindi niya magagawa kung ano yung hinihingi ng Diyos na siya makapagbibigay sa kanya ng katwiran. Sapagkat ang tao ay ganap na makasalanan. Kaya biyaya po ang kaligtasan dahil ang tao ay ganap na makasalanan. Ang tawag sa Ephesians chapter 2 verse 1, ano ibig sabihin nun? Ang tao ay patay. Patay siya eh. Ang grace kasi ng Panginoon, binibigay doon sa mga patay. Hindi doon sa magagaling, katulad yung iniligtas na nalulunod. Hindi binigay yung kaligtasan doon nalulunod hanggat may lakas pa siya.
hanggat nagsisikap pa siya. Pero nung siya ay namatay na, nalumos sa Bisaya pa, Maigsoon, nalumos na, doon ibinigay. Okay? Doon ibinigay. Saan namatay ang tao? Sa kasalanan. Tignan natin ang Biblia. Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Ang sabi po dyan, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ano ibig sabihin ng pagsalangsang, mga kapatid? Ha? Malalim na Tagalog yan eh. Ano ibig sabihin ng pagsalangsang? Paglaban, pagrebelde, pagsuway. Ang sabi ng Biblia, worship God in spirit and in truth, pero sumasalangsang ang tao. Saan sumasamba ang tao? Sa ribulto. Ha? Sa ribulto. Sa pera. Sumasalangsang. At tayong lahat, marami tayong mga pagsuway sa Diyos. Kaya we are criminal. Lahat tayo criminal. At ang criminal, eh, dapat patungo sa impyerno. But God gave His Son. Sa kabila ng tayo po, dapat sa impyerno. Kaya sabi rito, kaya nooy mga patay sa inyong mga kapagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito. Tingnan niyo sanlibutan, yun ang lakad ngayon. Ganun tayo nung una. Ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tingnan niyo mga tao ngayon, bakit sila sumasalangsang sa Diyos? Bakit sila sumasalangsang o sumusuway sa kautosan ng Diyos? Dahil sa kalikod ng buhay nila, andun po ang espiritu ng kadiliman si Satanas ang nag-uudyok sa kanila. Hindi nila alam yun. Ganun tayo nung una. Pinipilit natin ang ating sarili, nilalabanan natin ang Diyos, sinupress natin ang katotohanan. Bakit po? Ganap tayong makasalanan. Verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan. We are sons of wrath. Likas tayo ron dahil tayo ay sumasalangsang palagi sa Diyos. Sabi niyang gaya naman ng mga iba. So, biyaya po ang kailangang kaligtasan eh dahil lahat tayo patay sa kasalanan. Walang sino man dito makapagsasabing hindi siya makasalanan. Hindi lang makasalanan kundi patay. Sapagkat ang isang patay hindi pwedeng sumampalataya. Hindi siya maaaring makapamili sa Diyos. Kaaway niyang Diyos. Tanging gawa ng Diyos na ikay makalapit sa Diyos. Biyaya niya yan. Kaloob niya yan sa iyo. Kaya kung ikaw for the first time nandito ka, huwag mong sabing naimbitahan ka lang. Maaring mahusay mag-imbita yung nag-imbita sa iyo, pero sa likod niyan, ang Diyos ang kumikilos sa iyo para ikaw ay mapunta rito at makapakinig ng salita sapagkat yun ay biyaya ng Diyos sa iyo. So paano ginawa ng Diyos ang biyayang ito sa ating buhay? Wala pong pagkakaiba sa ginawa ng Diyos sa paglikha ng buong sansinukob. Ang ating pong kaligtasan ay wala pong pagkakaiba sa ginawa ng Diyos sa kanyang paglikha sa buong daigdig. Ang Ama ang siyang naglikha ng lahat ng bagay mula sa wala. Kung tawagin niya na ex nihilo. From nothing, ang Diyos ang siyang gumawa niya, kaya hindi siya pwedeng gaya-gaya. Naglikha siya halimbawa ng ganito, pero mayroon ng dati, no? Lahat, wala. Pero ang anak naman ang siyang bumuo ng lahat ng makikita natin sa mundong ito. Pero nung likhain ng anak, lahat ng mga ipinlalo ng ama ay parang nasa loob ng kwartong madilim. Pag pumasok ka sa kwarto madilim, naaninag mo, andyan yung supa, andyan yung lampshade, andun lahat ang bagay, pero hindi mo makita. Ikatlo naman, ang banal na espiritu naman ang nag-replenish nito. Psalms 104 verse 30. Sinend niya ang kanyang espiritu upang paliwanagin ang buong nilikha ng ama at ng anak.
At kaya nagkaroon ng rainbows, nagkaroon ng colorful flowers, nagkaroon ng falls, iba't ibang kulay ng daigdig, gumanda ang buhay ng daigdig because of one God in three person. Kaya ang salvation po, gawa ng Diyos, but in three person. Tatlong persona po ang gumagawa nito. That is salvation. One God in three person. So unahin natin kung ano yung biyayang ito na ibinigay ng Diyos sa atin. Tatlong persona. Una, tignan natin ang Father's love. Ang pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, ang katubusan ng anak. Pangatlo, ang pag-effectual call ng banal na Espiritu o pag-new birth, pag-born again. Gawa ng Diyos ito, ng tatlo. Okay? Tignan natin ang pag-ibig ng Ama. Ano ibig sabihin nun? Pag-ibig ng Ama sa bawat maliligtas. Kailan nagsimula yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang iniligtas? Nalaman natin kanina, Ephesians chapter 1 verse 4. Pes liwanagin natin, Romans chapter 8 verse 29. Ang sabi po sa Romans 8:29, ganito ang pagkasabi, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa. Sa English dyan, for those whom He foreknew. Ibig sabihin, kilala na ng Panginoon. Yung foreknew po dyan, mga kapatid, hindi po yung nakita niya doon sa future na may sasampalataya kaya pinili ng Diyos. No. Ibig sabihin ng foreknew o kinilala ay inibig ng personal na pag-ibig ng Diyos ang kanyang ililigtas. Halimbawa dyan, basahin natin ang Genesis chapter 4 verse 1. Yung salita pong new, foreknew o nakilala. Ito yung sabi dito. At nakilala ng lalaki, sinong lalaki ito? Si Adan. At nakilala ni Adan si Eva na kanyang asawa at siya ay naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nag-anak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. So ano ibig sabihin nung nakilala dyan? Nagkaroon sila ng intimacy, nagkaroon sila ng pag-ibig, nagkaroon sila ng magandang pagkakilanlan sa isa't isa. Right? Ganon din ang pagpili ng Diyos sa atin, wala pa ang simula, wala pang sanlibutan, kilala niya na, kinilala niya na, mayroon na siyang iniibig before. Kaya ang sabi sa Romans 8:29, sapagat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Bakit po? Nasira kasi ang larawan ng Diyos sa tao nung magkasala. Pero ngayon, bibiyayaan siya, kinilala ng Panginoon kung sino yung kanyang iniibig noon at ang kanyang layunin, itinalaga niya para maging kamukha ng kanyang anak. Kaya ang image natin sa new creation is the image of Christ. Before, the image of God, pero ngayon, image of Christ. We are Christian. Bakit image of Christ? Because we are child of God. So, ganun na nangyari. Sa Ephesians chapter 4 verse 1, makikita natin dito, ayon sa pagkapili, ayon sa pagkakilala ng Diyos sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan. Mayroon na siyang kinilala. Ano ibig sabihin ng kinilala? Inibig. Right? Kinilala, inibig, o pinili. Kaya tingnan yung John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sino yung inibig? Ang buong daigdig? No. Kaya nang sa kanilang Sunday school, mayroon ang inibig ang Diyos before the foundation of the world. Kinilala niya ito. Dahil sa kanya pong labis na pag-ibig doon sa mga taong ito, He sent forth His Son. Ngayon, sa buong daigdig, andyan yung mga inibig ng Panginoon. Pero napakaraming tao. Kaya yung sinasabing, whosoever will, yun natin makilala kung sino yung inibig ng Diyos. Sapagkat sila ay sasampalataya talaga. Right? So napakaganda po yung kaligtasan ito. Ito po yung mga inibig na ng Diyos before the foundations of the world. At dahil inibig ng Diyos, ipapadala ng Diyos ngayon ang mga taong ito sa kanilang takdang panahon, kanino? Kay Kristo. Bakit? Si Kristo. Ano bang pag-ibig ni Kristo? Siya naman ang tutubos. Siya yung mapapako sa krus. Siya yung magpapakamatay kapalit doon sa mga iniibig ng Diyos. Tingnan nyo ang sabi, Isaiah 53 verse 4.
tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan, gayon may ating itinuring siya na hinampas, hinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ang sabi diyan, kanyang pinasan ang ating kasalanan. Si Kristo ang siyang pumasan. Ano ibig sabihin ng pumasan? Si Kristo ang namatay para sa ating kapatawaran sa ating kasalanan. Siya ang tumubos sa atin sapagkat walang iba makatutubos maliban kay Jesus Christ. That's why God become man. 1 Peter chapter 2 verse 23. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi pinagkatiwalang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Kaya nga, ang pag-ibig ng anak ay ang kanyang redemption sa atin. Ang pag-ibig ng ama ay yung kanyang pagkilala sa atin before the foundation of the world. Now, tapos na po yung kaligtasan na ginawa ng ama sa pamagitan ni Kristo. Paano ito mapupunta sa atin e tayo'y mga rebelde? Ito na ngayon ang pag-ibig ng Espiritu Santo sa atin. Ang Espiritu Santo ngayon ang magre-replenish, no? Dito sa ating buhay na sira-sira sa pamamagitan ng gospel, kung tawagin niyan, regeneration or effectual calling. Tingnan niyo ang sabi sa Romans 8:29. Again, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Verse 30, tingnan niyo. At yaong mga itinalaga na maging anak, maging kamukha ni Kristo dahil sila'y makinilala, ay kanya namang tinawag. Paano sila tatawagin? Through the gospel, the word of Christ. Tatawagin sila sa pamagitan ng Ebanghelyo, sapagkat ang Ebanghelyo ang siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. So makita natin, tinawag, effectual calling ito. Papasok dito yung irresistible grace. Bakit po irresistible? Dahil babaguhan ka ng puso. Babaguhan ka ng Espiritu at lalagyan ka ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang iyong pagmamahal ngayon ay ang pagmamahal mo ngayon sa Diyos at sa kanyang salita. Before, nung hindi pa tayo binago, tayo tulad ng mga taong grasa. Naalala niyo yung taong grasa, in-invite nila Rudolph sa bahay, nagmamalasakit sila, babae, no? Baho-baho. Pinaliguan ni Beth dun sa banyo, naninikit yung baho. Tapos binihisan nila. Tapos binigyan ng pagkain, ayaw kumain. Ayaw nang tumira sa malinis na bahay. Lumabas. Dahil ang gusto niya sa kalsada. Ang gusto niyong kainin sa basurahan na malapot na, na Jollibee at kayo nang kinakain niya. Hindi niya kayang kainin yung kinihanda nilang manok. At ayaw niya higaan yung higaang kutsyon. Bakit? Yun ang buhay niya eh. Pero kung yung babaeng yun, ay pinalitan ng puso, pinalitan ng espiritu, at binigyan ng espiritu ng Diyos, anong mamahalin niya? Siyempre, o-order yun, Jollibee, please. Yeah? Juice, please. Mas kakainin niya. Kaya nga, irresistible na sa kanya yung chicken. Why? Bago na ang puso. Hindi niya na matatanggihan na yung sarap ng pagkain na binibigay sa kanya ng Diyos. Kaya tayo din, nung tayo makasalanan pa, talagang sumasalang-salang tayo sa Diyos, pero nung baguhan tayo ng ating puso, abay, minamahal natin ng Diyos. Minamahal natin ng Diyos. So ngayon, yun ang pag-ibig ng banal na Espiritu, effectual calling or regeneration. Yung ginawa ng ama, ginawa ng anak, yung banal na Espiritu ang nag-apply. Kasi andun yung kaligtasan, ang banal espiritu ngayon ang nag-apply through the gospel. At dito po sa paggawa ng banal espiritu doon sa kaligtasan ng isang makasalanan, kaloob po dyan ang faith and repentance. Kaloob dyan ang pananampalataya. At hindi lang pananampalataya, kundi ang pagsisisi. Romans 20:21,
Ganito sabi, at nagpatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Mayroon ka ng binigyan ka ng pagsisisi para ikay magsisi sa Diyos sa iyong kasalanan at sumampalataya kay Kristo bilang iyong tagapagligtas. After na siya po ay maborn again. Nung maborn again siya, mayroon na siyang kakayanan na sumampalataya at magsisi sa kanyang kasalanan. Ito ang biyayang kaligtasan. Kaligtasan ay sa Panginoon lamang. Jonah chapter 2 verse 9, salvation is of the Lord alone. Walang bahagi anumang gawa o pagsisikap ng tao, ni walang bahagi ang pagpasakop sa iglesia. Walang bahagi yung pagmimembro mo dyan. Ang pagmimembro mo lamang, yan po ay isang tanda na ikaw ay nakatanggap na ng kaligtasan. Now, so nakita natin ang biyaya ng Diyos ay kaligtasan. Saan tayo na naligtas? Sa biyaya. Ang tanong, pangalawa, paano matatanggap ang kaligtasan? Sa ating text, pakibasa. Ephesians chapter 2 verse 8. Paano matatanggap ang kaligtasan? Yes. Napakalinaw. Okay? Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailan nagkaroon ng pananampalataya ang isang makasalanan? Nung siya ay naborn again. Nung siya ay nabuhay. Nung siya ay binuhay na ng Diyos. Siya ay tumanggap ng pananampalataya. Kaya nga, ang kaligtasang gawa ng Diyos, gawa ng Father and Son, in-apply ng Banal na Espiritu at ay tumanggap ng repentance and faith. Saan daw nagmumula ang pananampalataya? Sa summary, sa Bible, faith comes by hearing. So yung hearing pala, yung faith na ito, sa pamagitan ng hearing, may nangyari sa kalagitnaan. Hindi automatic yon. Alam natin kung ano yung nangyari sa kalagitnaan. Kaya napakalaga pong pakikinig ng pangangaral. Ito'y responsibilidad ng lahat ng tao. Whether you are, ano bang reliyon meron ka, Amerikano ka man, responsibilidad mo ang makinig. Ang sabi nga ng Panginoon sa Mark chapter 13 verse 9, sino mang may tenga na pandinig, it's our responsibility. Whoever has ears to hear, let him hear the word of God. Utos yan. Sapagkat sa pamagitan ng pakikinig lamang, doon po kikilos ang Banal na Espiritu na i-apply ang kapag-ibig ng Ama at ang katubusan ni Kristo. Doon po i-apply yan sa pangangaral. Tingnan nyo, Matthew chapter 13 verse 9. Ang mga may pandinig ay makinig. Ngayon, doon naman sa kalalakihan, sa atin lahat, responsibility rin natin ang mag-share ng gospel. Sapagkat, paano sila makikinig kung walang nagtuturo, walang nangangaral? Church, it is our responsibility to share the gospel. Katungkuran natin yan. Why? Because faith cometh by hearing. Huwag kayong tutulog-tulog sa bahay. Huwag kayong tutulog-tulog sa kusina. Dikta kayo ng dikta sa mga anak nyo. Hindi nyo pinapangaralan. Hindi nyo sinishare ang salita ng Panginoon. Paano sila maliligtas? Mark 16:15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, eto, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilika, whether you're katulong o pinsan, pamangkin, lola, sa lahat ng nilika, share, preach the gospel. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit kung hindi nakinig, natural, hindi sasampalataya. At kung hindi sasampalataya, ay parurusahan. May pananagutan ka sa iyong sambahayan. Hindi sila makasampalataya, papunta sila sa kaparusahan dahil hindi ka nagsasalita. Hindi ka nagsishare.
So it is our responsibility ng lahat ng tao to listen, but it is our responsibility also to share, to preach the gospel. Alam niyo bakit? Sabi nga ni Bibi kanina, hindi natin alam kung sino yung mapinili. But we know na mayroong sasampalataya. Yun ang pinili. Mayroong mabubuhay. Kaya whenever you share the gospel of Christ, ano mangyari? John 5.25. Anong sabi sa John 5.25? Sabi ni Jesus Christ, katotohan na sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Hindi ito second resurrection, kundi ito ay spiritual resurrection. Kaya hanggat hindi mo sinyera ng anak mo, kundi ang tinuturo mo kung paano gamitin ang mga gadgets, mga kapatid, ikaw mismo nagdadala sa kanila doon sa impyerno. Lahat tayo dapat preacher. Lahat tayo dapat. Mga spoiled ang anak natin. Konting ingit lang, kawawa naman. Aabsent ka na sa gawain dahil sinusunod mo yung anak mo, masakit ang ulo, makati ang likod, hindi na kayo dadalo. You're spoiling your children. Alam niyo may spoil, di ba? Sa Tagalog, bulok, binubulok ninyong anak ninyo. Kayo mismo ang nagpapahamak ng inyong anak. Dahil sinusunod niyo ang kanilang gusto. Be a parent. Dapat maging magulang ka. Makinig ka, anak. Mahirap intindihin to, pero makinig ka. Itong sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat sa sandaling nakinig po siya, di natin alam mo yung kilos ng banal na espiritu. Banal na espiritu ang kumikilos eh. Ezekiel chapter 36 verse 26 hanggang 29 at 27. Tingnan niyo ang kilos ng banal na espiritu samantalang ikaw yung nagsishare ng gospel sa iyong minamahal. Tingnan niyo sabi. Ang sabi rito, nagsasalita ang Diyos. Bibigyan ko, Diyos nagsalita, ko. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Diyos ang gagawa eh. Habang tayo po'y nagsishare, ang Diyos ang gagawa. Hindi tayo, hindi natin po din, o magbago ka na, tigas-tigas ang ulo mo. No, share the gospel. Kaya dapat meron tayong family devotion sa bahay. God gives them a new heart. God gives them a new spirit. God puts His spirit and gives enablement sa atin. Kaya nakakilos na yung taong patay dati, nakakagawa ng mga bagay na spiritual. Kaya ang mga binuhay ng Diyos, ano po ang mangyayari? Anong gagawin nila? Natural, sasampalataya. Ngayon, kung pababayaan natin yan, sila po ay mamamatay sa kanilang kamatayan. Ngayon, kapag sila po ay sumampalatay at nabuhay na sila, maniniwala sila. Kaya ang sabi sa John 1:12, sino mang tumanggap sa kanyang pangalan at sumampalataya ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Why? Ang sagot, verse 13, sapagkat siya po'y pinanganak from above. Begotten from above. Sa Griego is anothen. Kaya siya nakakatanggap sa Panginoon. Tatanggapin niya ang authority to become a child of God. Kaya pagdating po sa Ephesians chapter 2 verse 8, ang tao ay naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung bang pananampalataya atin? Ano sabi ng verse 9? Sa verse 8, ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili.
Ito'y kaloob ng Diyos. Yung kaligtasan at pananampalataya, kapwa, kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sino mang maaring magmalaki. Ang kaligtasan po, hindi pinagmamalaki sa sarili, sa kapwa, kundi pinagmamalaki sa Diyos. Kaya sabi ni Paul, I am what I am by the grace of God. Ngayon, tapos na ba tayo doon? Hindi pa. Saan tayo naligtas? Ano yung biyaya ng Diyos? Pag-ibig ng Ama, katubuhan sa ng Kristo, at ang kilos ng Banal na Espiritu. Dali lang, di ba? Pero bakit hindi maintindihan? Ikalawang tanong, paano matatanggap ang kaligtasan? Pananampalataya lamang. Saan galing ang pananampalataya? Mayroon ba tayong dapat ipagmalaki? Wala. Ngayon, ikatlo. Wala na ba tayong gagawin after na tayo po'y maligtas? Wala na ba tayong gagawin sa ating kaligtasan? Dito po ko magdidiin ng gusto, mga kapatid. Sabi nga sa Philippians chapter 12 verse 13, sabi ni Paul, ito din para sa atin din, assuming na tayo po ay mga ligtas na. Kaya nga, ang sabi ni Pablo, kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Work out your salvation. Ano ibig sabihin? Hindi natutulog yung kaligtasan ninyo. I-work out ninyo para magkaroon kayo ng spiritual muscles. Kaya ba natin ito? Yes! Sapagkat nasabi rito, i-work out na isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Siya ang nagbibigay sa atin ng kakayanan, enablement, para may sagawan natin yung we have to persevere at the same time with the preservation of God. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Kaya hindi pwede ang isang Kristiyano hindi makikitaan sa kanyang gawa kung siya po'y sumasampalataya na siya po'y ligtas kay Kristo. Ano pong mangyayari ngayon? Ngayong naligtas ka sa biyaya, natanggap mong kaligtasan sa makikitaan ng pananampalataya, ano'y ikatlo? Ikaw ay pinakamahusay na gawa ng Diyos kay Kristo. Pinakamahusay na gawa. Tingnan niyo sa verse 10. Sapagkat ngayon, tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ano yung mabubuting gawa? Sarili natin? Hindi. Na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Diyan natin makikita ang mga Kristiyano kung siya gumagawa ng mabuti para sa kanyang sariling kapakanan, para sa kanyang sariling pagiging bida, kung yung ba'y gawa ng Diyos sa kanya. Now, para kay Pablo, ang sabi ni Pablo rito sa tungkol sa pinakamahusay na gawa sa kanyang ibang sulat sa 2 Corinthians, ano sabi niya? 2 Corinthians 5:17. Lahat ng nakay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na ang luma. Lahat ay bago. Masdan, ang sabi ron, behold, all things have become new. Dito po natin ipapasok yung ating mga pagsisikap, mga kapatid. Sa kaligtasan, hindi tayo maaaring magsikap dyan para tayo maligtas. But ngayong tayo ligtas na, ipakita nyo ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng inyong gawa. Dapat tayo po ay nagsisikap, gumawa ng ating kaligtasan. Hindi ka na alipin ng kasalanan. So therefore, umalis ka dyan sa mga kasalanan. Hindi ka na alipin ng sanlibutan. Kaya huwag kang makiuso sa sanlibutan. Simula sa ulo, sa baro, sa kilos. Huwag kang maging alipin ng sanlibutan sapagkat ikaw isang bagong nilalang. Napakaraming Kristiyano ngayon. Kung tumayo, sanlibutan. Kung kumilos, sanlibutan. Kung magbihis, sanlibutan. Kung gupit, sanlibutan. No!
Work out your salvation! Dapat tayong namumuhay sa kabanalan. Dapat tayong namumuhay sa katwiran. Huwag tayong magpaalipin kahit kamunti mang bahagi ng ating katawan. Huwag nating ibigay bilang alipin ng kasalanan o ng sanlibutan sa mundong ito. Romans 6 verse 2, verse 6, and verse 12 to 14. Ganito ang pagkakasabi sa Romans 6, 2. Huwag nawang mangyari tayo mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Verse 6, huwag na tayong mabuhay doon sa lumang buhay. Verse 6, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na magpapaalipin pa sa kasalanan. Eh, katwiran mga kabataan ngayon, eh, hindi ko natikman yung buhay sa sanlibutan, kaya ako'y nag-aayos ng sanlibutan. Pasalamat kayo, hindi kayo nakaranas ng sanlibutan. Nakilos, uso ng sanlibutan. Kundi kayo ay agad napakilos sa makalangit na buhay. Huwag kayong bumalik doon. Huwag kayong pumunta roon. Verse 12 to 14, kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawan may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim niyo ng biyaya. Intindihan ba natin yung mga kapatid? Ngayon, kailangan natin magsikap. Saan tayo dapat magsikap? Ha? Hebrews chapter 12 verse 14. Magsikap tayo sa ating kapwa at sa kabanalan sapagkat kung wala na ito, hindi ka talaga makita sa Diyos sapagkat sa simula pa lang hindi ka Kristiyano. For without holiness, no one can see the Lord. Kaya nga, magsikap ka saan? Sa kabanalan. Kabanalan saan? Na siyang dapat nating lakaran, ang sabi sa Ephesians 2:10. May itinakda ang Diyos na good works para sa atin nung tayo maging Kristiyano upang diyan tayo dapat mabuhay. Tayo po ay na-convert na. Yung ating pong sanctification, nangyari na po yung definitive sanctification, nahiwalay na tayo sa lumang pagkatao. So therefore, we have to progress in our holiness. Kaya kung tawagin yan, progressive sanctification. Tuloy-tuloy tayo hanggang sa final sanctification. Dito natin nilaan lahat ng ating pagsisikap. Pagsisikap sa pagsamba. Kailangan huwag natin paghariin ang sanlibutan sa buhay natin. Unahin natin ang pagsamba. Unahin natin ang prayer meeting. Yan po yung good works na itinakda ng Diyos na siyang dapat natin lakaran. Mga kapatid, narinig nyo ba? Narinig nyo ba? Prayer meeting. Isang good work yan na dapat nandito tayo. Pagsamba, dapat nandito tayo. Pag-aaral ng salita ng Diyos, dapat ginagawa natin sa bahay, family, and personal. Worship. Pagsikapan natin ito. Doon tayo magsikap. Pagdalo natin sa mga Bible study, huwag natin ipairan lahat ng ating katwiran. Makasalibutan yan. Makasalanang pangangatwiran yan. Itong buhay natin, hindi yung good works na ginagawa ng salibutan, well, sa kanila yon. Common grace of God. But the good works na itinakda sa atin ng Diyos na hindi magagawa ng mga nasalibutan, ay ito po. Pagsikapan natin nandun tayo sa bawat gawain. Pagsikapan natin tayo makapagbigay sa iglesia ng Diyos ang naluluwalhati sa atin. Pagsikapan natin makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos, imbis pakialaman natin ang gobyerno, nandun tayo sa Facebook, ano yung mga ginagawa natin doon, wala tayong pakialam dyan. Alam natin, God is in control. Dapat ang pagsikapan natin ay good works sa itinakda ng Diyos sa atin. Walang siraan sa Facebook. Walang siraan sa mga blogs na yan. Huwag natin pagsikapan yan. Ang pagsikapan natin is to glorify God.
1 Corinthians 10:31. Whether you eat or drink or whatever you do, do all for the glory of God. Yun ang dapat nating pagsikapan. Diyan tayo dapat magsikap. Pero nasaan kayo? Sa mga bagay na dapat pagsikapan, nagsisikap kayong mga tuwiran. Ipinairal ninyo ang inyong pride. Ipinairal ninyo ang inyong garbo. Mas magaling kayo sa Diyos. Mas ang Diyos ang susunod sa inyo. Sa pag-aaral naman, preacher, mas binibigyan ng commentaries, hindi commentaries ang makapagliligtas. Sabagat kung tama ang commentaries, bakit napakaraming commentaries at iba't iba? Stick to the Word. Dito ka dapat maging scholar sa salita ng Diyos. Sapagat ang Diyos nagbibigay sa iyo ng very relevant revelation. Maging halimbawa tayo sa ating mga anak. Dapat tayo nakikitaan na tayo po'y nagsisika for the kingdom of God. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Yan ang laging uso. Yan ang laging utos ng Panginoon. Pero tayo, anong ginagawa natin? Marami tayong dahilan. Marami tayong dahilan. Para bang yung dahilan natin is talo ang Diyos, susunod ng Diyos? Well, Matthew chapter 12, verse 30. Tanda natin, lahat ng mga ginagawa natin sa lihim, ilalantad sa atin yan. Bandang huli. Paano natin malalaman lahat ng itong pagsisikap natin? Ang sabi ni Jesus Christ, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay na kayo'y mga alagad ko. Malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan ang siya makapagpapalaya sa inyo. O tanging salita, mahalin natin ang salita ng Diyos. Pagka ikay magta-type na roon sa blog na ito, mayroon kang ito, deksabangya, ano, mga pananakot, imbis takutin mo yung mga kapatid natin tungkol dyan sa mga virus na yan, why not? Bakit i-share natin ang pag-asa? Bigyan natin encouragement yung mga taong na natatakutan dito sa sakit na ito. Imbis kayo pang nagiging instrumento ng sanlibutan para bigyan ng takot ang mga mananampalataya. Nakakaya. Para sabihin ko sa inyo, kaya ayoko magbukas ng Facebook kasi nakikita ko yung mga ano nyo eh. Nakakaya talaga. Hindi yan ang tinuturo sa iglesyang ito. Ang itinuturo rito, magsikap sa kabanalan at katwiran. Gamitin ang lahat natin, ang kakayanan natin to work out our salvation with fear and trembling. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng tao, Matthew 15, these people, they're hypocrites, ang sabi ni Jesus Christ. They worship me by their lips, but their hearts are far from me. Teaching the traditions of man na parang higit pa sa salita ng Panginoon. Mas pinawalaan ngayon kwento-kwento sa blog-blog na yan. These are all God's providence, mga kapatid. Sikreto yan eh. Hindi nilantad sa Diyos bakit nagpadala siya ng epidemya sa atin. Bakit pinili niya ang China. Bakit nagkaroon ng problema ang US at ang... Hindi natin alam. Pero lahat yan ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Deuteronomy 29:29, all secret things belongs to God, but the revealed will belongs to us and to our children. Hayaan natin ang Diyos kumilos dyan. Anong ginagawa niya? Ang kailangan natin pagsikapan kung ano yung sinasabi ng Biblia sa atin. God is in control. Huwag kayong makisaw-saw dyan. Ngayon kayo naligtas na, baguhin natin ang ating ugali, mga kapatid. Mahalin natin ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos, ino-honor ng God, ng ating Panginoon, ng higit pa sa kanyang mga pangalan. Kanyang itinataas ang kanyang salita, higit pa sa kanyang mga pangalan. Kaya i-honor din natin ang salita niya because the truth shall set us free. Ngayon, tanong ko lang sa iyo, pe-personalin ko kayo, mga kapatid. Magpapatuloy ba sa kayo sa inyong prinsipyo na hindi kayo atin sa mga gawain? Gayong yun ang itinakdang good works binigay sa atin ng Diyos. Magpapatuloy ba tayo mga ngatwiran dyan? Ilang taon na tayo nagkasama rito? Simula na tayo ay ma-covenant dito since 2003 until now. How many years? 17 years na tayong Christian. And yet, hindi perpekto ang attendance ng church when it comes to prayer meeting. Why? Napakaraming dahilan. Sana lumambot naman ang
mukha natin pagdating dyan. Dapat nandito tayo. Dapat nandito tayo sa presensya ng Diyos. Mali natin ang presensya ng Diyos. Kaya tanong ko, magpapatuloy ka ba sa katwira mong yan? Magpapatuloy ka ba sa prinsipyo mong yan? Hindi ko pinagmamalaki yung pagpupunta ko ng Leyte dahil yun ang layunin na sila'y masave, na sila'y lumago, na sila'y maabot. Tayo rito, sitting pretty tayo, mga kapatid. Kanya-kanya tayong paluan ng mga insights sa Bible. Ba't hindi ka nalang mag-preach sa kalsada? Ba't hindi ka nalang mag-preach sa mga Bible studies? Para mapakinabangan ka sa karya ng Diyos. Naging skeptics tayo. Ano yung ibig sabihin skeptics? Madudahin. Ang alam mo, ikaw magaling. Pero actually, you are nothing. Huwag tayong magpaalipin sa kasalanan. Ikaw ay alipin na ng katwiran. Alipin ka na ng Diyos. Kaya huwag mong ibigay anumang bahagi ng iyong katawan bilang instrumento ni Satanas at ng sanlibutan. Amen? Tayo manalangin. O Panginoon, purihin ka sa iyong kadakilaan. Tunay na ito ang hinahanap ninyo sa buhay po namin. Sapagkat kami, Lord, ay talagang taas ang liig na kami sumasampalataya sa inyo. Pero ang buhay namin contradict sa aming pong mga confession. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaugma ang aming panampalataya at ang aming mga gawa. Sapagkat kung ang panampalataya ay kalakip na gawa na itinakda ninyo na siya dapat namin lakaran, ang aming panampalataya ay patay. Wala kaming totoong panampalataya. So therefore, wala kaming totoong kaligtasan. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na maging asin ng sanlibutan ito, maging ilaw, maging mabuting balita doon sa mga nanghihina, sa mga nawawala ng pag-asa. Imbis na siraan namin ang aming gobyerno o sino mang partido, Lord, amin pong ipahayag ang iyong salita sa aming mga kapatid, sa aming kapwa. Magkaroon kami, Panginoon, ng mga Bible study sa mga bahay namin para sa aming mga anak, para sa aming kamag-anak, imbis na pulaan namin ng iba, Panginoon, kundi kami po ay magkatulungan na itatag ang iyong karian dito sa lupa, sa lugar na ito. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.